So guys, it's pair production. So bakit kasi sinawag na pair production? So nangyayari naman to guys, kapag po ang energy, okay, 1.02 MeV or higher. So kung si coherent less than 10 keV, so si compton at si photoelectric po guys, is the diagnostic range 30 to 150 keV yan. Okay? 30 to 150 keV, that's your diagnostic range. So ito guys, si pair production nangyayari lang ito kapag mega voltage, ayun, mega electron volt or greater. So saan siya mag-interact? So kung mapansin nyo guys, the incident X-ray interacts with the nucleus of an atom. Okay? So ito po yung incident photon mag-interact kay nucleus. So what will happen? Mag-disappear po ito. Mawawala po ang incident X-ray, okay, sa atom. So what will happen? So yung energy po nag-disappear, nag-decay po into particles. So we have positive electron at saka negative electron. So what will happen? Okay, ito pong kaya siya tinawag na pair production kasi nga po, okay, you have the product is pair of electrons with opposite charges. Okay? So ibig sabihin yung electromagnetic energy mo, okay? Kinombine mo ng electromagnetic energy, EME, electromagnetic energy or EME mo, okay? Na-convert into particles. Particles. Okay? So, ayan. So, what will happen? So, itong incident X-ray energy, tatama kay nucleus, mag-disappear. Papalitan ng dalawang electron, isang positive, positron, isang negative, negatron. So, what will happen there? Okay? Itong negatron po, possible siya mag-interact with another atom, mag-cause ng another ionization or excitation. As long as mayroon pa siyang energy. Okay, ito naman pong positron, guys. Habang i-travel po ito, okay? So, kapag po si positron po, okay, mag-i-interact with free electron. So, itong free electron po, guys, ito yung electron na na-ionize sa ibang atom. And then, nag-interact kay positron. So, what will happen? Kapag nag-interact po si electron at si positron, mangyayari, mag-disappear po yung mass nila into two radiation. So, ito guys yung tinatawag na annihilation reaction or radiation or process. Okay, kung saan po yung positron or particles tsaka electron nag-combine and convert their mass into energy. That's your annihilation radiation. So, pansinin nyo guys, dahil nga po ang requirement is 1.02 MeV, so, nahati po yung dalawang radiation, take 0.51 po sila. Okay, so napansin niyo yan. Kaya nga guys, ang requirement po kay pair production is 1.02. Okay? So, pag nangyari naman guys yung annihilation, so reverse. So, yung particles na convert sa sa radiation ulit, sa rays. Okay, so napalitan siya kaagad. So, tandaan yung energy ng photon ng tingnan niyo guys yung energy ng photon. Ibig sabihin nga ito guys ng 0.51 MeV, okay? That's your energy equivalent ng electron. Okay? Stationary lang po siya, hindi gumagalaw. Iba po kasi guys kapag gumagalaw. So ito po yung katumbas na energy ng isang electron, 0.51. So another electron, so another 0.51. That's why tinawag siya na pair. Okay? Tinawag siya na pair. Kasi ang involved po dito, dalawang electron. And then, kada electron may take 0.51. So, dyan na guys, papasok yung law of conservation of energy. Okay? So, 1.02 MeV. So, hindi po nangyayari sa diagnostic range kasi nga po, okay, masyadong mataas po ang energy. Okay? So, hanggang kilo lang tayo. Ito kasi guys, mega na. Okay? Syempre, useful to in nuclear medicine, not in radiography, not in fluoroscopy, not in ultrasound. Okay? So, ayun guys, ano yung result ng pair production? So, ayun, incident photon disappear. Yes, nag-disappear po yan. X. So, total X-ray absorption na naman yan kasi nang wala. Oh, incident photon is converted into matter. Yes,
pair of electrons. So that's your matter, 1 and 2. Isang positive electron, isang negative. So yan, negatron and positron. Then magkakaroon tayo ng annihilation reaction. So sa annihilation, yung mass ni electron, saka ni mass ni positron, mag-convert into 2 energy na ginagamit kay PET scan. Okay? PET scan po. So ayan, 2 X-ray photons. So we have 0.51. Pag kinanong kayo kung bakit 0.51, ito yung katumbas na energy ng isang electron. That's your rest mass energy. Electron rest mass energy. Okay? Pair production. So, bakit kasi sinawag na pair production? So, nangyayari naman to guys, kapag po ang energy, okay, 1.02 MeV or higher. So, kung si coherent less than 10 keV, so si compton at si photoelectric po guys, is that's diagnostic range, 30 to 150 keV yan. Okay? 30 to 150 keV, that's your diagnostic range. So ito guys, si pair production, nangyayari lang ito kapag mega voltage, ayun, mega electron volt or greater. So saan siya mag-interact? So kung mapansin nyo guys, the incident X-ray interacts with the nucleus of an atom. Okay? So ito po yung incident photon mag-interact kay nucleus. So what will happen? Mag-disappear po ito. Mawawala po ang incident X-ray, okay, sa atom. So what will happen? So, yung energy po nag-disappear, nag-decay po into particles. So, we have positive electron at saka negative electron. So, what will happen? Okay, ito pong, kaya siya tinawag na pair production kasi nga po, okay, you have, the product is pair of electrons with opposite charges. Okay? So, ibig sabihin yung electromagnetic energy mo, okay? Kinombine mo ng electromagnetic energy, EME, electromagnetic energy or EME mo, okay? Na-convert into particles. Particles. Okay? So, ayan. So, what will happen? So, itong incident X-ray energy, tatama kay nucleus, mag-disappear. Papalitan ng dalawang electron, isang positive, positron, isang negative, negatron. So what will happen there, okay? Itong negatron po, possible siya mag-interact with another atom, mag-cause ng another ionization or excitation. As long as mayroon pa siyang energy. Okay, ito naman pong positron, guys. Habang nag-travel po ito, okay? So kapag po, si positron po, okay? Mag-i-interaction with free electron. So, itong free electron po guys, ito yung electron na na-ionize sa ibang atom. And then, nag-interact kay positron. So, what will happen? Kapag nag-interact po si electron at si positron, mag-disappear po yung mass nila into two radiation. So, ito guys yung tinatawag na annihilation reaction or radiation or process. Okay, kung saan po yung positron or particles at electron, nag-combine and convert their mass into energy. That's your annihilation radiation. So, pansinin nyo guys, dahil nga po ang requirement is 1.02 MeV, so nahati po yung dalawang radiation, take 0.51 po sila. Okay, so napansin nyo yan. Kaya nga guys, ang requirement po kay pair production is 1.02. Okay? So, pag nangyari naman guys yung annihilation, so reverse. So, yung particles na convert sa
sa radiation ulit, sa rays. Okay, so napalitan siya kaagad. So, tandaan yung energy ng photon ng tingnan niyo guys yung energy ng photon. Ibig sabihin niya ito guys ng 0.51 MeV. Okay? That's your energy equivalent ng electron. Okay? Stationary lang po siya, hindi gumagalaw. Iba po kasi guys kapag gumagalaw. So ito po yung katumbas na energy ng isang electron, 0.51. So another electron, so another 0.51. That's why tinawag siya na pair. Okay, tinawag siya na pair. Kasi ang involved po dito, dalawang electron. And then kada electron may take 0.51. So diyan na guys, papasok yung law of conservation of energy. Okay, so 1.02 MeV. So hindi po nangyayari sa diagnostic range kasi nga po, okay, masyadong mataas po ang energy. Okay, so hanggang kilo lang tayo. Ito kasi guys, mega na. Okay, syempre, useful to in nuclear medicine, not in radiography, not in fluoroscopy, not in ultrasound. Okay? So, ayun guys, ano yung result ng per production? So, ayun, incident photon disappear. Yes, nag-disappear po yan. X. So, total X-ray absorption na naman yan kasi nang wala. Oh, incident photon is converted into matter. Yes, pair of electrons. So, that's your matter. 1 and 2. Isang positive electron, isang negative. So, yan, negatron and positron. Then, magkakaroon tayo ng annihilation reaction. So, sa annihilation, yung mass ni electron, saka ni mass ni positron, mag-convert into 2 energy na ginagamit kay PET scan. Okay? PET scan po. So, ayan, 2 X-ray photons. So, we have 0.51, 0.51. Pag kinanong kayo kung bakit, 0.51, ito yung katumbas na energy ng isang electron. That's your rest mass energy. Electron rest mass energy. Okay?